Mr. Legazpi. Kamusta ka sa pagbasa mo? Totoo lang, pare, hindi ko nga alam eh. Hindi naman ako nakikinig kay Sir Aldine. Susunod, makinig na tayo. Eh, naalala mo ba yung lesson natin nung first quarter? Yung variety of, ano, uwi ka? Ano ba yun? Hindi ko na maalala eh. Kaya tatawagin natin ang mga tagapagsalita na si Mr. De Pontoro at si Mr. Bruno. Bago tayo magsimula, pwede ba natin kantahan si Mr. De Pontoro na happy birthday? Ito paano? Pagkasinensya, Pabambangan, Tagalog, Bicolano, Cebuano, Hiligaynon, Walay, Maranao, at Dawson. Sa pampangunahing wika na mayroon tayo sa Pilipinas. Ito ay ilan lamang sa may 170 na mayroon tayo sa bansa. Mga wika na ginagamit upang maipabot natin ang ating mga kaisipan at nararamdaman habang nakikipagdalastasan sa kanila. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawan, at nagkakaisa ang mga tao. Sa kahit anong aspeto natin tignan ng mga ito, walang dudang magkakapare sila ng tinataglay ng mga katangian. Lahat sila yung natatangi, nabuo sa malikhaing paraan, bahagi ng ating kultura, at ginagamit bilang medium ng komunikasyon. Ngunit sapat na ba ang mga kalamang ito upang masigurado na maayos ang komunikasyon sa bawat isa? Ano-ano nga ba ang mga variety ng wika at paano nga ba makaka-apekto ang mga ito sa ating Geographical, Sosyolek, Idolek. Ito ang mga salik sa pagkakaroon ng variety ng wika. Ating isa-isayin ang mga ito. Unahin natin ang Geographical. Mula sa video na ipinakita, ang Geographical ay may kinalaman sa lugar o lokasyon ng tao na maaaring makaapekto kung paano siya magsalita dahil sa lugar na kanyang pinagmulat. Halimbawa na lang nito ang mga salitang kulog, aso, at lamb. Para sa kulog, para sa atin, ito yung kapag tayo kapag umulan. Ngunit para sa mga Bicolano, ito ay sakit. Para naman sa aso, ito ay ang ating alaga. Ngunit para sa mga Cebuano, ito ay ang uso o smoke. At huli, ang labi. Para sa atin, ito ay ang parte ng bibig. Ngunit para sa mga Pangasinense, ito ay gabi o night. Dumako tayo sa Sosyolek. Sumunod ang Sosyolek. Ito ay... Wikang na nakabatay sa katayuan o antas ng pandimulan ng patimulasyon sosyal ng mga taong gumagamit ng wika. Halimbawa nito ay ang Ilito at ang Bono. Nangyari ito kapag magkakaibang pagpapakahulugan ng mga salita sa iba't ibang antas o disiplina. Ang halimbawa nito ay ang operasyon na kung saan mahalimulan dito sa trabaho ng pulis o doktor. Isa pang halimbawa nito ay ang deoxyribonucleic acid na pinag-aaralan ng mga scientist. At isa pa ay ang pneumonia microscopic silico volcano coniosis na pinag-aaralan naman ng mga pulmonologist. Huli naman ang Idolek. Ito'y kabuuan ng mga katangian at kagawian sa pagsasalita. Tignan natin ang mga sumusunod ng mga para kay Chris na baby. Ay, naku, darling. Sobrang nakakatawa to.
Hindi ko na kaya talaga, nakakaloba. At para kay Cherry, you're nothing. But a second year, trying hard, copycat. May kita naman natin na magkakaiba si Dad ni Junior at mga pinagdaanan simula pa nung bata. Lahat tayo ay maaaring maging halimbawa nito sapagkat lahat tayo ay magkakaiba ng mga pinagdaanan sa buhay. Biographical, Socialek, at Ejudelik. Ito ang mga rason kung bakit tayo nagkaroon ng mga variety ng wika. Ito ang rason kung bakit tayo ay magkakaiba. Ito ay rason na maaaring magdulot ng pagkawat ng plata kapag dito nabigyan ng pagkakaiba. Marami sa ating mga Pilipino ngayon ay tila lumalawak ang kaalaman sa maraming bagay buhat ng mga teknolohiya na meron tayo sa kasalukuyan. Ngunit batid pa ang ating mga kaalaman na nagpapatunay ng ating pagkakilanlan dahil sa ating sasarili. Nakatiyak pa tayo pa rin ay isa sa pinagpipilian o isa sa mga landas na tanging pinagdidesisyonan bawat isa. Di natin may pagkakaila, ngunit kailangan natin ibalik sa dati ang pagkakaisa natin bilang isang bayan, bilang mga Pilipino. Dapat bumalik ang dating tayo, buo, buo, at lahat ng tao ay nagkakaisa. Maging sino ka man o saan ka man nagmula. Kung ayaw natin na umabot pa to sa problema na mas lalala pa, nararapat na dapat na natin itong lutasin. Ang pinakamabisang paraan para ito ay malutas ay ang pakikinig. Di man natin mapansin, pero malaki ang naitutulong ng pakikinig upang maresolba ang ipagkakaintindihan at magbuo ng tiwala sa ating dalawa. Matututo natin ang mga kaiba-ibang kaalaman at pagbibigay din ng kaalaman sa iba upang mabalik. Bilang mas lalawak ang ating mga kaalaman, ngunit nakapaglaan pa tayo ng oras para sa iba. Kahit lahat tayo ay magkakaiba ng inaasam para sa sarili, ang halaga ay tayo ay buo at nagkakaisa para sa ikabubuti ng ating bayan. Walang mag-iiwanan. Bilang pagkatapos, nais aming pamahagi ito para sa inyo. Kami tumayo sa harap ninyo, ibahagi ng mga mahalagang punto. Wika, mahalagahan natin ang gusto. Kung ayaw niyong makasira pa ito. Maraming salik sa variety ng wika. Geographical, kung saan ka nagmula. Socialek, magkakaibang pananalita. At Ejulek, kung paano ka magsalita. Resulta ang mga ito sa di pagkakaisa. Pagkakaiba, buhat ng teknolohiya. Ito ay di natin may pagkakailangan. Nararapat na dapat na maresolba ito. Pakikinig, ito ay mabisang paraan para tayo ay magkaunawaan. Pagkawatak-watak ay may iwasan. Ikabubuti pa ito ng ating bayan. Sana'y nabatid niyo na ang nais naming parating. Dahil bahagi ito ng pagkakakilanlan natin. Ibabago, dinanais ay ating ilalim. Lahat ng aming sinabi, huwag ninyong babaluhin. Tsaga lamang, ito'y ating malalagpasan. Kakayanin bilang isang bayan. Maraming salamat. Grabe, dami na matutunan sa pagbasa.